historically naman, yung kinikita doon, based on yung past na nabigay nila, mas mataas pa rin siya kaysa sa binibigay ng ibang savings accounts, kaysa ibang time deposits account. So, I think yun yung advantage. Huwag niyong hintayin na makaluwag kayo sa buhay bago kayo magsimula mag-invest. Mag-invest kayo ngayon, start with the right mindset, and be disciplined about it. And also, when more comes your way, you already know what to do with it. Before we continue dun sa video at sa main topic natin, gusto ko kayo i-update sa dividends ng Pag-ibig na bibigay nila based on their 2022 income. Always remember, at i-discuss ko din ito sa video, na yung binibigay nila na dividendo base sa kinita nila for the year. So meron silang dalawang savings program. Number one, yung regular savings program, magbibigay sila ng 6.53%, which para sa akin, mas mataas siya kaysa sa mga banko, mas mataas siya sa mga time deposit. Pero tulad ng i-discuss din natin sa video na to, yung Pag-ibig MP2 na inaabangan ng lahat ng tao ay nagbibigay ng 7.03%. So again, yung advantage nito is yung 7.03% na to is essentially tax-free. And pwede mo siya i-compare dun sa mga ibang investments na probably nagbigay ng 8%+. Kasi yung mga investments na nagbibigay ng 8%+, kung titignan mo at i-analyze mo, kinakaltas pa yung tax nun. Tapos yung ibang investments niyan, meron din sila mga risk, may chance din na bumaba yung value niya. So I think yun yung advantage ng Pag-ibig MP2, at yun yung update natin para sa kinita at ang bibigay sa inyo sa regular savings plan ng Pag-ibig tsaka sa Pag-ibig MP2. So back to the video. Hey guys, so sa video na to, gusto ko pag-usapan bakit importante ang Pag-ibig MP2 ngayong 2023, at gagawin ko to sa Tagalog para hopefully mas madaming tao makakita nito at mas madaming tao rin makaintindi gaano siya ka-importante para sa atin ngayon. Kung nanonood ka nito ngayon at hindi mo pa alam yung Pag-ibig MP2, hindi mo pa napanood kahit yung mga videos din na nagawa ko about Pag-ibig MP2, isa siyang program ng Pag-ibig na pwede kang mag-contribute for as low as 500 pesos na yung kinontribute mo pupunta sa Pag-ibig Fund, at yung Pag-ibig Fund na yun, nagagamitin ng Pag-ibig Fund para sa mga tao na gustong humiram para magkaroon ng bahay. Lahat ng sasabihin ko ngayon, sinabi ko na sa mga luma kong videos, pero bakit siya very interesting? Number one, kailangan mo lang magsimula ng 500 pesos. Hindi ganoon kalaking amount ang kailangan mo para makapagsimula. Kahit di mo kailangan maging mayaman, di mo kailangan ma-promote ka, lumaki sweldo mo, o mag-ibang bansa ka para makapagsimula ka. Pero by the way, kung OFW ka at nakatira ka sa ibang bansa, pwede kang mag-invest sa Pag-ibig MP2 kahit nasa ibang bansa ka, kasi pwede siya gawin lahat online ngayon. Yun yung maganda, na kahit nasa ibang bansa ka, at least pwede ka na rin magtabi ng pera para sa kinabukasan mo. Pangalawa na gusto ko sa Pag-ibig MP2, at kailangan ito makuha ng bawat tao, pag naglagay ka doon ng minimum na 500 pesos, hindi siya required na maglagay ka monthly, pero mas maganda kung maglagay ka. Pero yung interesting doon is this, yung pera mo naka-lock in ng 5 years. Na-experience nyo na ba na nag-invest kayo, nag-ipon kayo, pero habang nag-invest at nag-ipon kayo, dahil may gastusin or meron kayong gusto bilhin, lahat ng inipon mo, lahat ng na-save mo, naubos ng bigla. Yung maganda sa Pag-ibig MP2 is for 5 years, lahat ng linagay mo doon, hindi mo siya pwedeng tanggalin. At para sa akin, sobrang ganda nun, kasi may encourage ka maglagay, pero hindi ka matitempt na galawin siya, hindi ka matitempt na tatanggalin siya. Literal siya nakatabi para sa kinabukasan mo, pero hindi lang literal na nakatabi para sa kinabukasan mo, literal na nakatabi siya, and you allow the ability of it as an investment to store value for you, na lumalawak lang yung pundasyon niya sa pera mo, or binibigyan mo siya ng pagkakataon para kumita para sa'yo. Kasi pag ginastos mo yung pera mo, pag tinanggal mo yung investments mo, tinanggal mo yung savings mo, yung potential niya para kumita, nawawala. Hindi maganda na yung linaan nyo para sa savings, yung linaan nyo para sa investing, gastusin nyo. And I think ito yung natutulong ng Pag-ibig MP2, na kung ano yung nakalaan para sa Pag-ibig MP2, regardless kung 500 pesos yan, 600 pesos yan, 10,000 pesos yan, hindi mo matitempt gastusin siya. Kung para sa kinabukasan mo, para sa pag-retire mo yan, para sa ibang bagay na importante para sa inyo, di okay. And naniniwala ako, kaya ka nanonood sa channel na to, kasi important sa iyo yung financial future mo. Hindi ka magiging bata forever, na dadating yung punto sa buhay mo na hindi ka na kasing lakas. Dadating yung punto sa buhay mo na yung nagagawa mo ngayon na habang bata ka, hindi mo na siya magagawa. Pag nagtatabi ka ng pera habang bata ka, pag nag-iimpok ka, pag nagsisave ka, at hindi ka natitip, gastusin yun, sobrang powerful yun later on. Hindi mo kailangan ng sobrang laking amount para magsimula. Hindi mo siya matatanggal, so hindi ka matitemp gastusin. Pwede mo siya buksan kahit saan online, especially pag OFW ka, very very useful yon. Lahat ng linagay mo doon, guaranteed siya
ng gobyerno. Sa buong 5 years na naglalagay ka sa Pag-ibig MP2, nakapaglagay ka ng, sabihin natin, 100,000 pesos or 500,000 pesos or 1 million pesos, guarantee ng government yun. Nakagawa na rin ako ng video para pag-usapan yung kung bakit siya guaranteed. Kinukonsider ang Pag-ibig MP2 as one of the investments na hindi ganun ka-risky compared sa other investments na may volatility. Bukod sa guaranteed yung capital mo, meron ka pa rin kita based dun sa kinita ng Pag-ibig MP2, dun sa mga pina-loan out niya na pera dun sa mga taong gustong bumili ng bahay. Historically naman, yung kinikita dun, based on yung past na nabigay nila, mas mataas pa rin siya kaysa sa binibigay ng ibang savings accounts, kaysa ibang time deposits accounts. So, I think yun yung advantage. Meron kang isang investment product na hindi ganun kalaki yung kailangan mo ng kapital na pinupush ka niya na mag-save, na hindi mo siya gagalawin, pero bukod sa pinupush ka niya na mag-save, tax-free na siya. Wait lang daw, Satosh naman. Bukod sa... ano ba yan? Yan mahirap guys pag lumalaki na yung baby. Oh my God, this is hard. Okay, ito ay para sa mga tao na gustong magkaroon ng entry point, na gusto nyo magsimula mag-save, gusto nyo magsimula mag-invest, na hindi nyo magagalaw yung pera nyo. Wait lang guys ha, tumatawag yung wife ko. Guys, as real as it can get, na wala talaga tong ginagawa ko na ito habang naglalakad kasama si Little Satoshi. So, ito si Little Satoshi, comment below guys kung tingin nyo cute na siya. Pakit siya ng pakito, palaki siya ng palaki. Pero napansin ko lumalaki na rin yung mata niya, hindi na katulad ng dati na parang very Chinese like her mom. She's becoming more like me, which is a disadvantage for her kasi hindi ako ganun kagwapo. So gusto ko sana kamukha ng wife, kasi yung wife ko medyo cute, medyo maganda. Ako hindi naman, ako tingin niyo naman ako, hindi naman ako kagwapuhan eh. Anyways, this is a very very good entry point sa mga tao na gustong magsimula mag-invest into something na hindi sila matitempt na galawin yung pera. Yung capital na nilagay mo is protected by the government, pero yung earnings mo will be better than savings and time deposit. So I think it's a very very good starter na kung di ka pa nakapag-save, di ka pa nakapag-invest, na gusto mong at least masimulan yung journey na to ng pagsisave at pag-i-invest this 2023, pwede mo siyang gawin, pwede mo siyang simulan kasi madali siyang buksan, kasi pwede mo siyang gawin online. Kahit nasan ka, madali na rin mag-transfer, pero bukod doon, hindi ganun kabigat kung magsisimula ka. Madalas yung mga tao gusto nilang mag-invest pag nakaluwag na. Huwag nyo hintayin na makaluwag kayo sa buhay bago kayo magsimula mag-invest. Uulitin ko, huwag nyo hintayin na makaluwag kayo sa buhay bago kayo magsimula mag-invest. Mag-invest kayo ngayon. Start with the right mindset and be disciplined about it. And also, when more comes your way, you already know what to do with it. You've already gained the skill and the competence also to get better with your savings and with your investments. Huwag nyo na hintayin yung perfect time para mag-invest. Magsimula kayo kung ano man yung meron kayo ngayon dito. Lalagay ko yung link sa baba para may details kayo about Pag-ibig MP2. Pero, please, mag-research kayo, wag lang kayo mag-invest dahil sinabi ko, ayun na naman, tinanggal na naman niya. Please take the time to be able to learn more about it. Kung may questions kayo, I'll make more videos para sa inyo later on. I'll put the links down below para sa mga videos na nagawa ko, pati sa website ng Pag-ibig MP2 para makapag-research pa kayo. Pero yung nagbibigay ng lakas sa investing is, pag alam niyo yung ginagawa niyo, alam niyo yung pinapasok niyo, nag-research na kayo, at nag-spend kayo ng time to actually get better at it. So, gusto ko lang kayo encourage na take the time to save, take the time to invest, take the time also to learn kung ano yung Pag-ibig MP2. At madami pa tayong mga pag-uusapan ng mga asset classes kung saan kayo pwede mag-invest. Pero if you're the type na gusto nyong simulan yung taon na to in a way na at least to get your feet wet na para makapag-invest kayo, I hope this video helps you. And ayun, and I hope that this channel helps you. Thousands of videos na nagawa sa channel na to with one goal, para maturuan yung nanonood na to, at syempre dahil Tagalog to, yung Pilipino nanonood na to, to be able to learn more so that they become better at their investments. So yun, kahit si baby excited na, ayan o, excited na si baby. But I guess that's it for now. Marvin Germo. Sa English niya sabi ko kasi, trade well, trade strong, trade smart. Pero dahil Tagalog video to, mga lakal ng mabuti, mga lakal ng malakas, at mga lakal ng matalino. Sa susunod na video.